Infinix Note 30 5G versus kay Tecno Baba 5 Pro 5G. Alin kaya ang maganda pagdating sa may camera, sa may gaming, sa may display, at overall ang mga specs sila. Starting dito sa may thermal test, sa may 3D mark, tingnan natin after lang 20 minutes kung sino ba ang mag-init sa kanila. At habang hinihintay natin yan, ito muna yung price nila sa kaibang specs. Pareho sila na mayroong 10,000 na SRP sa may 8256 na version, walang 128 na version si Tecno. Si Infinix lang ang meron, na meron 9.5 na SRP. Sa mga package naman nila, ito yung kay Tecno. Meron siyang 68 watts sa charger, Type-C na cable, earphone, prepaired na sticker, at meron din siyang case guys. Hindi ko lang naisama dyan. Kay Note 35 din naman, normal box lang siya dito, at meron siyang magandang case na kasama, 4-5 watts sa charger, Type-C na cable, at meron siyang tempered glass. Wala siyang earphone na kasama rito guys. Kung magpapadala kayo sa mga box nila, mas nakakahip talaga yung kay Tecno. Tuwing nga nakakaiba siya, kaso gimmick lang naman yan. Ito guys, after ng 20 minutes na test ko sa kanila, 39 to 40 yung naging temperature ng Tecno Baba 5 Pro 5G, hindi siya masyadong uminit. Si Infinix Note 30 5G naman, mukhang mas painit siya ng konti kay Tecno. Till around 40 to 41 yung kanyang temperature. Pero hindi naman sobrang laki yung difference sila dyan. Isa bang benchmark test ang gawin natin para makita natin kung sino bang sobrang mag-iinit sa kanila at kung ilang percent naman yung mababawa sa kanilang battery. Sa display naman nila is meron silang 6.78 inches na IPS LCD display, 120Hz refresh rate, at 1080p resolution. Pantay lang sila dyan pagdating sa may display nila. Sa camera naman naka 50MP si Tecno at 108MP naman si Infinix. Tingnan natin kung double rin ba yung difference nila dyan sa may camera. Dito sa may selfie camera, ito yung picture ng Poco 5 Pro 5G. Sa unang tingin okay naman siya, pero pagkakinumpir mo na nga yung picture na yun sa may Note 30 5G, doon mo na makikita kung sino ba yung sa kanila yung mas maganda. Pero para sa akin, mas maganda yung Note 30 dyan. Dito sa pangalawang sample, almost identical naman sila dito para sa akin. Saka dito sa may pangatlong sample natin, still pareho naman sila maganda para sa akin dyan. Ito naman yung sample pagka medyo madilim na. Medyo mas gusto ko yung kuha ni Poco 5 Pro 5G dito, pero good din naman si Note 30 dyan guys. Dito sa may selfie camera ulit guys, pagka medyo madilim guys, mas maliwanag yung kuha ni Note 30, pero mas gusto ko yung kuha ni Poco 5 Pro 5G dito. Pero still pareho naman sila maganda para sa akin, depende na lang to sa may prepared natin. Ito naman sa medyo mas madilim pa, still mas malinaw pa rin yung kay Note 30 5G dito, compare kay Poco 5 Pro 5G. At pagka sobrang madilim na, naku guys, bigla ko yata naalala yung demonyo sa may Insidious. Dito naman sa may 108MP at 50MP, ito yung sample na kay Infinix. Ito naman yung sample na kay Poco 5 Pro 5G. Syempre mas detailed lang konti yung kay Note 30 5G, pero still hindi naman doble ang difference sila dyan. Kaya pagdating sa camera guys, still maganda naman silang pares para sa akin. Hindi kayo makakapili ng pangit dyan, dahil pareho naman silang maganda. Sa battery naman, pareha sila na mayroong 5,000 mAh battery, pero sa may charger sila nagkatalo. Dahil meron nga 68 watts sa charger si Tecno, habang naka 45 watts lang si Infinix. Pero buti naman kahit papano, isupported sila ng bypass mode parehas. Sa speaker naman nila, gumamit ako ng decibel meter para ma-check kung sino yung pinakamalakas sa kanila pagdating sa may speaker. At yung kay Poco 5 Pro 5G, isasabot siya ng 86 decibels dito sa mic na tinesting ko. Ito naman yung kay Infinix Note 30 5G, inabot naman siya ng 85 decibels. Para sa akin, halos pares lang yan ng Tecno. Sa AnTuTu naman nila, ito yung naging score nila guys. Halos hindi naman sila nagkakaiba dito. Saka still up to 5 fingers pa rin supported nila sa may multi-touch. Sa gaming naman, hindi naman tayo makakita ng malaking difference sa kanila dahil pares lang naman sila ng processor na Dimensity 6080. Na same lang naman halos ng Dimensity 810 5G na processor nga nila Camo 19 Pro 5G at Note 12 Pro 5G last year. Still high na frame rate at medium na graphics pa rin siya dito sa may Call of Duty Mobile. Pares lang sila ni Tecno sa kani Infinix. Ito yung gameplay guys ng Poco 5 Pro 5G sa may multiplayer. At okay naman pares yung kanilang gyro dito. Sa mobile ni naman nakaparehong ultra si Note 30 5G at super saka ultra naman si Poco 5 Pro 5G. Lagi ko naman sinasabi sa inyo na wala namang malaking difference sa may performance yan. Still 60fps pa rin yung kaya ng dalawang smartphone na yan. Dito nga sa may Mobile Legends. Ito yung sample ng gameplay ng Note 30 5G.
Ito naman yung sample ng Tecno. Sa Mirror 4, medyo negative tayo dito guys dahil mabang graphics na naman yung playable sa kanya. I suggest kung Mirror 4 ang madalas mong laruin, idumiretso ka na sa Infinix Zero 5G. Or kahit anong smartphone na meron din may screen 100 pataas sa processor. Ganun din sa Mi Genshin Impact, playable lang ang dalawang smartphone to sa may lowest graphics. Sa final result naman guys ng benchmark test nila, halos hindi pa rin naman sila halos nagkakalayo ng temperature dito. Hindi naman sila sobrang uminit. Nagkaiba lang sila sa may percentage ng battery. Dahil 10% yung nabawas kay Infinix at 8% lang yung nabawas kay Tecno. Maybe dahil nga mas bago si Tecno at medyo luma na si Infinix. Pero still halos hindi naman sila magkalayo dyan. Kaya overall talagang halos simple lang naman ang dalawang smartphone na to. Sa may camera, sa may display, saka sa may gaming. Sa charger design na talaga sila nakaiba dahil meron ng LED light si Tecno at wala si Infinix. Depende naman yan sa may gusto nyo. Kung alin dyan ang prepared nyo sa mga design nila. Pero personally kung ako'y pipili sa kanila, dito ko kay Tecno. Dahil nga mas maganda yung charger niya at mas maganda rin yung kanyang design. Pero still nakadepende pa rin naman sa inyo yan kung anong trip nyo sa mga design nila. Meron akong non-stop gaming na Note 35 dyan. Nasa first comment yung link. Thanks for watching.